Ayan! So welcome to Sir Win's Accounting Lectures, accounting discussion online na classroom approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na merong punting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa retained earnings. Common misconception sa kanyang definition ay ito. Retained earnings is the amount of profit a company has left over after paying all its direct costs, indirect costs, income taxes, and its dividends to shareholders. Pangalan pa lang. Kita, earnings na hindi ipinamigay, bagkus ay nanatili. Retained. Again, siya daw yung profit ng kumpanya na natira matapos niyang bayaran lahat ng kanyang gastusin. Direct man or indirect. Maging ang obligasyon nito sa gobyerno na income taxes at pati ang dividends, mga pinaminigay na kita sa mga shareholders. Yung natira matapos niyang gawin lahat yon. Ang formula pa nga ng retained earnings ay nandirito. Retained earnings is equal to yung dati niyang retained earnings beginning, plus the net income or the profit, minus the dividends. Na basically, yung basic formula ay nandun din sa definition. Again, ang retained earnings sa isang napakasimpleng paliwanag ay kitang hindi ipinamigay, bagkus ay nananatili sa kumpanya para muli itong gamitin, paikutin. Okay? Nabanggit ko kanina na misconception siya. Actually, tama din naman yung definition eh. I mean, nung misconception is, hindi lang yon ang composition ng retained earnings. Hindi lang yon ang dahilan kung bakit merong balance siya. Bagkus ay madami. Nandirito sila. At yun yung pag-uusapan natin sa video lecture series na ito. Okay? Banggitin lang muna natin lahat sila. Items affecting retained earnings. First one is net income or loss for the period. And then we have the dividends to shareholders. Siya na nga yung nakikita dun sa basic definition ng retained earnings. But it is more than that. Nandirito pa yung iba na nakaka-apekto yung dinidebit at dinikredit natin yung account title na retained earnings dahil sa mga ito. We have prior period errors. Mga pagkakamali na nangyari nung nakaraang panahon na tinatama mo ngayon. We have effects of change in accounting policy. Yung mga paraan ng accounting ng kumpanya, may epekto kasi siya kapag ka binago mo. Naaapektuhan noon ang retained earnings. Appropriation of retained earnings. Yung tipong yung retained earnings, merong paglalaanan, merong appropriation. Therefore, gagalaw muli ito. And then, reclassification of some components of other comprehensive income. Yung other comprehensive income ay account na part ng equity. May mga pagkakataon na ito'y ginagalaw. At natatandaan natin yung rule. There is a rule in equity wherein if you become part, you cannot go out. You can only be recycled within the equity. Na may mga pagkakataon, ang affected ay retained earnings. And then, retirement or reissuance of treasury share. Kung sakaling nagkaroon ng losses sa reissuance o retirement ng treasury share, naaapektuhan din ang retained earnings. Also, recognition of shares issuance cost. Kasi yung pagbebenta mo ng shares, merong gastos dun, issuance cost. Nga lamang hindi nare-recognize as an expense, but rather, reduction in retained earnings. Call of preference share. Call meaning retirement or buying back of a corporation of a preference share. May mga pagkakataon, mas malaki ang kanilang ibinabayad kaysa dun sa original issuance. That's why, naaapektuhan din ang retained earnings. Conversion of preference share into ordinary share. Nagpapalit ang preference share, nagiging iba, nagiging ordinary share. At may mga pagkakataon, tinatamaan noon ang retained earnings kung sakaling mas mataas ang value ng ordinary shares. Again, ano yung binabanggit natin? Hindi lamang income at dividends ang dahilan kung bakit siya gumagalaw. At pag-uusapan natin lahat ng ito sa mga susunod na video discussion. Ang ginagawa lang natin ngayon ay overview sa kung ano ang retained earnings. Okay? And this time, dito lang muna tayo mag-focus sa pinakang basic. Tama nga naman talaga na sa pangalan pa lang, kapag kakumita ang kumpanya, yan ang account title na ginagamit ng kumpanya, ng korporasyon para sa income na yon. Okay? At ano ba ang simpleng entry na yon?
with debit income summary and credit retained earnings if there is a profit, okay, at the end of the reporting period. Or we are going to debit retained earnings and credit income summary if there is a loss at the end of the reporting period. Hindi po yan parehas, but rather, isa lamang. Yung entry na yan ay bahagi ng closing entry na ginagawa ng isang corporation. Okay? And lastly, dito pa rin sa definition, para tumama lang tayo dito sa formula, whenever the company make a dividend declaration, the entry is debit retained earnings and credit dividends payable. Na by the way, magkakaroon din tayo ng separate discussion dyan. Dyan sa reduction of retained earnings na yan. Pero sa ngayon, gusto ko lang muna ngayon pasize na ito yung introduction lamang sa topic na retained earnings at naritong mga to, itong mga to, ang lahat ng ating pag-uusapan at huwag nating iisipin na ang retained earnings ay dadalawa lamang ang dahilan kung bakit siya gumagalaw. So kung meron ka natutunan, pwede niyo pong i-like ang video discussion na ito. Okay? So yun lamang at maraming salamat.